Hindi ako ha. Eh nga, sabi ko nga dito, actually sinabi ko talaga kay Yorme, sabi ko, Yorme, baka nang pwedeng sabihan nyo yung halusos na palitan yung pangalan para iba naman. Eh siya, artista lang naman siya doon. Hindi naman siya boss doon, hindi naman siya ano. So sasabihin niya siguro yun, I don't know kung sasabihin niya yun, di ba? Or hindi niya sasabihin yun. I really don't know. Pero sinabi ko sa kanya yun, sabi ko, Yorme, baka naman palitan nyo na lang yung pangalan nyo. Eat Entertainment. O, di ba? Pwede rin naman yun eh. Instead of Dutch Entertainment, Eat Entertainment. Kainin mo yung entertainment. Oh. Ayun ako. Anyway, yun lang ang punto ko dito sa Itbulaga na ako, sarap panoorin na ito. Yung mga mangyayari dito, magkakademandahan ito. Ang saya-saya nito kasi magkaalaman talaga tayo kung sino ang mas malakas ang apog, o di ba? Yeah. Sino ang mas malakas sa batas? Convince mo wag na siyang makisali, masyado mainit, he has to protect his name at all costs. Hindi naman po. Oh, sinabi ko naman sa kanya 'yun. Kaya lang syempre decision niya pa rin 'yun. Hindi naman ako pakialamero at pala decision sa buhay niya. Pero kasi naintindihan ko na kailangan niya ng trabaho, di ba? Kailangan niya ng trabaho. Siya, alam mo yung habang kinakausap ko siya tungkol diyan sa Itbulaga, nakita ko yung pagiging ano niya, simpleng tao. Wala na akong trabaho eh. Hindi na ako magpupolitiko. Diba, sinabi naman niya 'yun eh. Sinabi naman niya malinaw na after this retired na ako. So retired na siya, gumawa na siya ng sarili niyang production. Gumawa na siya ng sarili niyang negosyo. Alam niyo, dito mo makikita na pinanindigan. Pinanindigan ni Yorme yung sinabi niyang tapos na siya sa politika at talagang magne-negosyo na lang siya at ngayon mag-aartista na lang siya, 'di ba? So pinaninindigan niya. Now, basta ako, sinabi ko talaga sa kanya, mas gusto kong tumakbo siyang senador o kaya bumalik na lang siyang mayor ng Maynila kasi kailangan siya ng taong bayan. I don't know kung magbabago ba yung kanyang isip. Kung makukumbinsin natin na mag-senador siya, di ba? At para tigil niya na yung Itbulaga. Ewan natin. Narinig na natin yan, sir. Ito nga ang pinagkaiba, Mark Nathaniel. Makinig kang maigi. Ang pinagkaiba, yung iba, narinig na natin na hindi tatakbo. Pero walang ginawa, nag-aabang lang. Hindi ako tatakbo. Hindi na ako tatakbo. Pero walang ginagawa. Nag-aabang. Etong mama, nung sinabi niyang retired na ako, yung mga ginagawa niya ngayon, ginagawa ng taong retired na. Tulad na nagnegosyo na siya ng sarili niya, bumalik na uli siya sa pag-aartista. Kasi ginawa niya na yung tumigil na talaga siya. Ibig sabihin, nagseryoso siya. So ako, sa tingin ko, yung sinabi niya magre-retire na siya sa politika, ay seryoso siya. Okay? Ngayon, pwede bang baguhin ang kanyang pag-iisip? I think lahat naman ng tao nagbabago isip. Kung siguro may clamor na tumakbo siyang senador, pwede magbago isip niya. Okay? Pero yung seriousness na siya ay titigil na sa kanyang pagiging politiko, seryoso siya. Seryoso yung mama. Kasi ito, kita niyo yung ginagawa niya. Nagtatrabaho na eh. Iba na pinasok eh. Nag-host na siya ng sarili niyang show. Nagpo-produce na siya. May mga show. Alam niyo ba na sa Scott Media, maraming show. Meron pa siyang showbiz talk show dun eh. Tapos meron siyang parang ginaya niya yung sa Mix. Yung Mix Live. Naalala niyo yun. Ewan ko kung meron pang ganun ngayon. Yung mga banda, yung mga artist. Tapos meron siyang Sweet Dreams. Siya mismo to eh. Personal niya itong hawak eh. Diba? Although si Patrick ang namamahala, pero siya yung pinaka-boss. Kung ano sinasabi niya, kahit niya ako during the first, pinanood na po namin yung first episode eh. Nung pinanood namin, siya mismo nagtawag. Doon taali kayo dito. Pinanood namin, first episode. Sinasabi niya, ito, ayusin niyo ito ha. Ito, ayusin niyo ito. Tuwan-tuwa nga yung mukha guys eh. Sir, sabi sa akin ha. No, sabi talaga sa akin ng mukha guys. Sir, hindi namin nakalain na ganun pala si Yorme. Akala namin politiko lang siya. Talaga palang
magaling siya pagdating sa production, sa mga artist, sa mga shows. Sabi ko, eh, artista yan eh. Ang tagal niyan bilang artista eh. Ayun, yun ang, kaya nga sabi ko nga sa inyo, off camera, seryoso siya sa pag-retire niya. Di ba? Seryoso yung mama. Kaya nga ito, naghahanap siya ng mga income para mabuhay niya yung pamilya niya. Kaya siya pumasok sa Itbulaga, kailangan niya ng trabaho. At the same time, masaya siya na nagpapasaya ng masa. Eh alam naman natin yung tao, masang-masa, kwelang-kwela yun. Pagka nakasama yun, kahit ano nyo kaya narot, parang hindi kakandidatong presidente yun. Si Yorme, parang kaibigan mo na kinakausap mo. Di ba nakita nyo naman sa live ni Coach Oli yun? Although, parang sabi nito isa, parang wrong move ni Yorme pumasok sa Itbulaga. Kaya nga dito mo makikita, ito ha, hindi niya na iniisip kung anong pantitignan ng tao sa kanya. Hindi siya politiko pumasok dun. Ano kayo kung magalit yung tao sa akin? Ang importante, may trabaho ako. Yun ang sa tingin ko, di ba? Kailan mapapanood yung Sweet Dreams? June 14. Uy, June 14? Tama ba? Ba't June 14? Ba't sinabi nilang June 14? Basta next Wednesday yun, next Wednesday. Next week na yun, next week. Oh, mapapanood nyo ang Sweet Dreams. Oh nga, 14. Tama, tama, tama. Oh. Okay, so ayun ha. Yun ang ating unang topic. Oh, pangalawang topic natin. Ay, grabe ito. Maniwala kayo sa akin, grabe ito. Nakaranas na naman ang power interruption sa NAIA Terminal 3. Delayed ang ilang flights at kabilang sa mga apektado, ang isang celebrity. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Leigh Alvins. Leigh. Atom, higit kalahating oras na nag-brown out dito sa NAIA Terminal 3 kaninang tanghali na naging sanhi ng ilang delayed flights. 12:52 PM kanina, nawala na naman ang kuryente sa buong Terminal 3. Nangyari ito matapos ang ginawang electrical audit sa nagkaproblema noong substation 1 and 2 na naging sanhi ng brownout noong Labor Day. May pagkakamali raw kasing nagawa ang isang technician ng service provider na MServe, isang subsidiary ng Meralco. Today po, we as part of our comprehensive electrical audit, as an offshoot of the May 1 incident, this was being conducted by MServe and the MAA team, nagkaroon po tayo ng shutdown sa ating roadway 1 and roadway 2. Alam mo, Brian ko, pasensya ka na, alam kong kabapasok mo lang, pero... I think, sabi din ng mga senador, I think, maganda sigurong delikadesa, mag-resign ka na. Kasi kaya ka nga, 'di ba, kaya nga nawala yung pinalitan mo dahil sa issue ng brownout. Tapos nung pumasok ka, nag-brownout na naman. Ah, una-una, baka sabihin na naman ng iba, I'm so hard sa official na ito. Abay, dapat. Official eh. Alam naman, and then, de, pagbigyan lang natin. Hindi, alam mo, kaya ako naiinis. Kasi kanina, nagkaroon ng, kapon pala, MCB, nagkaroon ng pagdinig tungkol ho dito sa Senado, patungkol ho sa DOTR. Bernice Gris, maraming salamat po. Alam mo, natatawa ako kay Secretary Bautista ng DOTR. Every time na tinatanong siya ni Senator Tolentino, sabi ko nga eh, yung mama, si Senator Tolentino na hindi naman taga DOTR, mas kabisado pa yung subject matter kesa sa kanya na sekretary ng DOTR. Alam mo, walang biro to ah. Nung una talaga, hindi ko masyadong kilala si Senator Tolentino kasi hindi naman siya yung mahilig sa media eh, yung 'di ba? Nakilala ko yung si Senator Tolentino dahil kay Pangulong Duterte. Alam mo yun na lagi sinasabi ni Pangulong Duterte, magaling na tao yan si Senator Tolentino, maayos siya. So, tiningnan natin yung performance. Hanggang di ba, naalala nyo noon, nagkaroon ng muntik ng, ewan ko kung natuloy yung pagputok dyan sa may Tagaytay, nung vulkan dyan, di ba?
Sabi ni Pangulong Duterte, bago pa pumutok ito, ah, talagang inassign niya kay Tolentino. Ikaw na bahala dyan. Alam mo, talagang maganda ang ginawa niya doon sa... kasi sa Tagaytay na nga naman naging mayor din yan. Eh. So kabisado niya lahat at naayos niya talaga. At ngayon, dito sa Blue Ribbon Committee ng Senado, maganda. Maganda yung pag-handle niya. Nung pinanunod ko kasi, alayo nung kay Gordon. Kay Gordon, basta madiin lang niya yung kanilang inimbitahan. Basta maka-epa lang siya. Basta madikdik lang niya ang gobyerno ni Duterte. Tapos na. Ganun lang. Ito kay Senator Tolentino. Kanina nakikita ko, alam niya talaga yung sinasabi niya. Ibig sabihin, alam mong pinag-aralan yung topic, yung issue, pinag-aralan talaga. Tapos, firm siya sa pagtatanong. Kasi abogado yung mama eh. So alam niya yung ano eh, alam niya yung kung nagpapasikot-sikot yung kausap niya eh. Andy C, marami-marami salamat ha, thank you very much. So alam mo yung kitang-kita mo, nung pag pinaiikot na siya ni Secretary Bautista at yung ibang mga opisyal doon, ibabalik niya doon sa tanong. Sabi ko, abogadong abogado tong mamang to. Lupit. At nakakatawa kasi ho, kay Secretary Bautista, every time na tinatanong siya, yung alalay niyang bulong ng bulong sa kanya, mas alam pa. Tapos, pag hindi niya na alam, mako-corner na siya dun sa tanong, ituturo niya dun sa kanyang tao na sa LTO. Meron pang part dun na parang sinasabi niya, supervision lang sila. LTO talaga yan. Kasi ang issue dito, yung plaka at saka yung lisensya, LTO talaga yan. Ang problema, meron silang memo na nilabas nung una na hindi pa pwedeng gumastos na more than 50 million o pwedeng mag-approve yung LTO ng 50 million nung panahon ni Assistant Secretary Tugade Jr. nung naging LTO yun. Hindi siya pwedeng mag-approve beyond o over 50 million. Nakakatawa, doon kanina parang hindi niya alam. Parang sinasabi niya supervision lang yun. Eh yun nga yung dahilan kung bakit nag-resign si Assistant Secretary o LTO Chief Tugade Jr. Kasi nga hindi siya makagalaw na maayos. Binigay naman daw niya yung report nga naman daw ho yung secretary, 'di ba? So ano punto doon? Sabi ko nga, anak ng weteng. Pasensya ka na Secretary Bautista. Ha? Lahat itong mga 'to, ha? Ay nasa ilalim mo ang LTO. Etong NAIA, nasa ilalim mo lahat yan. Puro palpak. Don't tell me, ituturo mo na naman yung head dyan. Baka maybe it's time na ikaw na mismo mag-resign. Cholo Circle, maraming salamat. Kaya nga alam mo, natawa ako dun sa ewan ko kung kailan hinirit ito ni Secretary, dating Secretary Tugade. Meron ako nakitang post ni dating Secretary Tugade na sinabi niya talaga na parang ang leader, ang dapat. Ito. Basahin ko lang ha, yung sinabi ni Secretary Art Tugade. Yung nilabas niya sa kanyang Facebook. Ito. Wait lang. Sana yun. Okay. Ayan. Do not assign people to do jobs which you can't personally do. Leaders should be role models. 'Di ba? JB Kagisano vlog, maraming salamat po. Alam niyo, may punto dito si Secretary Art, dating Secretary Art Tugade, 'di ba? Oo, okay ang delegation. Delegation is okay. Para maging more sabihin na natin mag-multiply yung work, okay? Para mas maging efficient. Yun ang purpose ng delegation. To be more efficient sa trabaho. Pero if you're going to delegate something, make sure you know how to do it. Para hindi ka nga. Kanina dun sa hearing, pambihirang buhay, every time na tinatanong siya, may coach, may taga-bulong.
sabi ko nga eh, ito si Secretary si Senator Tolentino, napakabait pa eh. Alam mo 'yun, straight to ano siya, straight to the point si Tolentino, pero mabait pa. Kasi kung ako yung senador, kunwari lang naman, wala akong plano. Pero kung ako yung senador, sasabihin ko, gusto mo siya na lang pagsalitain mo? Anyway, siya naman na may alam eh. Yung katabi niya kasing daldal ng daldal, mas alam pa kaysa doon sa secretary. Ikaw ako yung talaga. Ikaw na lang. Ikaw, bigay mo lang yung mic sa kanya. Secretary, umuwi ka na. Wala ka namang alam eh. Hindi, kuha ko lang yun ha. Buti na lang mabait ito si Secretary, si Senator Tolentino eh. Matinong tao eh. Kaya nga okay din eh. Kasi kahit stricto siya sa pagtatanong, di ba? Kahit siya ay ginisa niya yung mga tao doon na andoon. Pero siya po ay magalang, di ba? May respeto. Kasi marami diyan sa Senado na nanggigisa. Okay? Pero yung style ng iba talagang hard. Si Senator Tolentino, pag gumisa, straight to the point kasi abogado magaling. Pero may galang. Okay? Malayo kay Gordon. Si Gordon, bastos. Diba? Kaya kawawa yung ano eh. Tatlong senador lang hinangako ng maayos ang imbestiga. Tolentino, Alan Cayetano at Escudero. May punto ka dyan. Ayan yung mga ano eh. Magagaling talaga eh. Yung may eto si Escudero, hindi ko lang type yung pananalita niya. Pero pagdating sa mga details, magaling naman ho siya talaga siya eh. Kaya lang parang laging tumutula eh. Kaya bagay siyang maging makata ni Hart. Chismis na naman yan. Banat ba yan? Sabi nga nitong isa ni Wing, LG Puara, yun ang palatandaan na di nagtatrabaho ang Secretary Bautista. Ako hindi, eto na nga lang eh. Yung kanina, sign na yun eh. Yung hindi niya alam yung mga sasagot niya. Pero more than that, the mere fruits na lang eh. Anong fruits? Ito, prutas. Prutas sa Naiya, walang kwenta. Parayang brown out. Ha? Abiria. Prutas na walang lisensya. Kesa na, alam mo yun, kesa na ituro mo yung assign mo doon, bakit hindi mo inaksyonan? Diba, unang araw pa lang na nakita mo, uy, may Xerox oh. Ano man nangyari? Aksyon nga kagad. Punta ka na kagad doon. Aksyon, oh, bakit Xerox to? Ano nangyari? Ano ba yun? Wala, hindi aksyon mo. Bait-baitan man. Hindi namin kailangan na mabait, sir. Ang kailangan namin, ma-action. Eh, kung mabait lang din, haganap lang saan tayong pari dyan. Some stations in the morning, and as they were about to energize the substation after the comprehensive check, meron pong inadvertently na naiwan na test equipment sa roadway substation, roadway number 2 substation, that caused a shortage or yun yung nag-cascade ng power tripping natin dito sa Terminal 3 that caused that 37 minutes of power interruption. Agad naman daw natukoy ang... Sabi nito ni Modi Hosamban, advay, pwede mo bang tanggalin ang background mo na tumatawa na kakabwisit? Ng problema. Kaya matapos ang 37 minutes, naibalik na ang supply ng kuryente. Hindi rin daw naapektuhan ng critical systems ng Terminal 3. After the interruption, nag-kick in naman po ang ating mga emergency gensets which powers the critical systems. Kaya kung mapapansin nyo, kanina kahit between 12:52 at 1:29, may mga ilaw pa rin nakabukas. The check-in counters are still open. Yun nga lang sa immigration, nag-reboot ang computer nila because of the temporary power interruption that caught, you know, when they reboot, there's 15 to 20 minutes para mag-online ulit. Kaya nagkaroon ng maghahaba sa queuing. But as soon as the power was restored and nakapag-reboot na lahat ng systems, I think by around 2 o'clock, wala na yung queuing natin. Natuloy-tuloy na yung process. Alam mo, okay sana eh. Okay sana kung first time lang nangyari ito. Okay lang. Minsan mapapatawad mo pa pag first time. Pero yung pangatlong beses na, ganun pa rin. Dali, tatawa muna ako. Hindi totoo, di ba? Okay na sana yung isang beses, pumalpak. Dalawang beses. Pero pambira, tatlong beses. That is too much. Di ba? I mean, jowa nyo nga. Pag nagloko ng isang beses, pinalalayas nyo na eh. Ulitin pa. Tapos tatlong beses pang paulit-ulit. Baka...
Baka mayari nyo na yun. At ang pinag-uusapan dito, hindi ako abirya sa bus stop, ha? O kaya sa busway. Hindi ho abirya yan. Di ba? Hindi ho abirya yan sa bus stop. Abirya po ito sa airport kung saan doon lumalapag ang mga foreigner. Alam mo, sabi nga, may napakinggan ako kanina, sabi, dapat palitan na talaga ng DOT naman, ng Department of Tourism, ang slogan. Yeah. Instead na it's more fun in the Philippines, gawing it's more fun in the Philippines. Ano pinagkaiba nun, Barat Bay? Yung fun, F-A-N, parang electric fan. Kasi mas kailangan mo ng pamaypay o di kaya ng electric pan sa airport kasi laging brown out. Huh? Grabe, no? Antupas, marami salamat. Thank you very much. Ako, yun ang suggestion ko rin. Ako, agree. I second the motion. Maganda siguro, DOT. DOTR, isuggest nyo sa DOT na gawin na lang it's more fun in the Philippines. Kailangan mo ng mas maraming fun. Oh. Sabi naman ito, it's more fun in the PH. Uy, speaking of fun, naku po. Baka naman, strategy lang ito para ma-privatize ang airport. Grabe, no? Kasi alam mo, may nabasa nga akong balita tungkol dyan. Sabi nung balita, bilyon ang kinikita ng airport na yan. Bilyon-bilyon ang kinikita ng gobyerno sa airport na yan. Remember this, ha? Yung airport na yan, isa yan sa mga source of income ng gobyerno. Every time na may nagla-land ng eroplano, nagbabayad yan sa airport. Whether eroplano, helicopter, basta sa airport nag-land. Kaya nga kailangan na on time ang pag-alis niyan, eh. Kasi may oras lang sila. Habang tumatagal sila, sila ho ay nagbabayad na mas malaki. Alam nyo, laki daw ng kinikita ng airport na yan. Eh sabi nga nila, if ain't broken, why fix? Kaya ako, hindi ako naniniwala, ha, sa laki ng kinikita ng ating airport, at kaya naman na pinaganda ito nung panahon ni PRRD. Kaya naman, nagawa naman. Bakit ngayon hindi maayos? Hindi ka nga ang usapan dito kung mapaganda, eh. Ang usapan dito ma-maintain lang. Bakit hindi ma-maintain? Kung nung panahon ni PRRD, napaganda. 'Di ba? Ngayon, i-maintain nyo na lang, hindi nyo pa magawa. Kumikita pa ang airport natin. Tapos biglang ipapasok, nasasabihin, i-privatize na lang. Alam nyo kasi pag pinrivatize yan, ang laki ng babayaran ng yung private company na papasok dyan. Ang laki. Ang laki ho. Magkakaroon ng kasunduan na naman yan sa construction. Basta ito alam ko. Sabi nila. Ito talaga alam ko. Marami ko nakakausap. Ngayon, kumikita ang mga kurap na opisyal ng gobyerno. Ha? Mga senador, mga kongresista. Hindi sa pork barrel. O hindi sa PDAP. Kasi sabi nila, wala na daw PDAP. Binalitan lang yung pangalan. Kunwari, wala na daw. Hindi daw doon kumikita. Kumikita na ngayon sa mga construction. Di ba? Diyan na daw sa mga proyekto. Yung, ang kunwari lang, halimbawa lang, 10 billion ang project. Yung 8 billion mapupunta paghahati-hatian. Yung 2 billion lang talagang gagastusin. Kaya pala, maraming ayos na pilit ginagawa kahit ayos. Yun ang totoo dyan. Maraming ganyan. Hindi ko sinasabing siya yun, ha. Una-una, hindi naman siya yung makikialam sa proyekto. Hindi naman siya
GM lang ho siya. Hindi ho siya, hindi siya. Siyempre, yung mga mas matataas pa sa posisyon, yung mga magdidesisyon, sino ang ilalagay sa mga bidding-bidding. Di na nga uso bidding ngayon. Mantakin mo yung importation ng sugar, wala na. Pamili ka na lang dyan sa mga friendship natin. Wala nang ano yun ha, wala nang sugar order, wala nang ganun. Hindi, mamili ka na lang dyan. Bakit? Mataas na masyado asukal. Ha? Mataas na asukal, kita mo, di ba? Mahal-mahal na. Para mabilis, mamili ka na lang sa mga kilala natin. Kambira, ano? Lupit talaga. Ay, nako. Totoo yan, boss. Yung kalsada dito, binakbak, tapos nilagyan ng simento. Babakbakin uli yan. Patayin mo. Magkakaroon pa ng floodway project, yung mga ganyan. Mga pang-plod-plod.